paano ko ba ginawa? O paano ko ba nilagyan ng background yung mga picture na ganito? May tuturo ko sa inyo kung paano at sa madaling paraan. Let's start! Paano nga ba gumawa ng ganito? Kailangan meron kayong PicsArt kasi doon tayo mag-e-edit. Pagbukas nyo ng PicsArt, ganito yung lilitaw. Then punta tayo sa All Photos. Dito tayo kukuha ng picture na gusto nating i-edit. Then ako ito yung napili ko. Punta lang tayo sa effects. Doon natin gagawin parang cartoons yung picture natin. Marami kang pagpipilian dyan guys. Pero pupunta tayo doon sa magic. Kasi doon natin makikita yung parang cartoon. Then hanapin mo yung rainbow. Ito yung magiging itsura niya. Pero i-edit natin siya. Pindutan mo lang yung tatlong bilog sa gilid para mawala yung kulay. Adjust mo lang yung fade hanggang sa 50. Then punta tayo doon sa erase. Kung makikita mo may eraser doon sa taas. Bubunahin natin yung mga sobrang dark na guhit. For example, ito. Buburahin ko siya kasi hindi siya magandang tignan. At kung yung eraser niyo is sobrang hard or masyadong halata, pwede natin siyang i-edit. For example, ganito. Pwede natin i-low yung hardness niya para hindi naman siya masyadong halata, may binura. Kung okay na, pindutin lang yung check sa taas para ma-apply ito. Then, apply. Pindutin yung apply sa taas. Balik ulit tayo sa effects. Punta tayo, hanapin natin yung FX. Doon may makikita kayong HDR. Yun yung piliin nyo para mas lumiwanag yung picture. Sanay ka naman mag-adjust, so i-adjust mo lang siya kung hanggang saan ka masasatisfied. So kung okay na, i-apply mo lang kagaya ng kanina. Ngayon, magtatanggal na tayo ng background. Hanapin mo lang yung cutouts. Dahil sa tamad ako, yung pipiliin ko yung parang may tao. Kasi automatic yan na maka-cutouts niya yung background. Kung may sobra-sobra pa na hindi pa nakaka-cutouts, tayo na yung magka-cutouts. Re-zoom lang natin siya, then burahin natin ng konti-konti. Siya guys, save na natin siya. Pindutin niyo yung save sa taas. Next na gagawin natin, punta tayo doon sa fit. Automatic na siya na magkakaroon ng white background. Tapos sanay ka mag-adjust, so i-adjust mo lang siya kung gaano siya kalaki o gaano siya kaliit. Then, apply. Pindutin mo yung add photo. Dito tayo kukuha ng drifting effects. Kung wala ka naman nakasave sa gallery mo ng drifting effects, pwede ka naman kukuha dito sa free image na makikita mo sa taas. Or iiwan ko na lang yung link ng drifting effects dito sa description. Okay na, pindutin mo lang yung add one na makikita sa taas at ganun. Then adjust mo lang yung size niya kung hanggang saan mo gusto. Ngayon, punta lang tayo sa blend na makikita sa baba. Then, hanapin niyo yung lighten. Tadaan! Yan ang kakalabasan niya, mukha na siyang nalulusaw. Ngayon, adjust ka na lang kung saan ka masasatisfied at kung saan ka nagagandahan. Kung okay ka na at satisfied at nagandahan ka na sa nagawa mo, pindutin mo lang yung apply. Then, balik tayo dun sa effects. Ngayon, sa sketch tayo para magkaroon ng borders o outline yung picture. Kung makikita mo guys, hindi siya nakasakto. So, adjust lang natin siya hanggang sa maging sakto na siya sa picture. Kung makikita nyo, white yung outline ng picture o ng sketch, palitan natin siya ng color block. Makikita mo yung eraser sa taas, pindutin mo lang yon, then para mabura natin yung outline sa mukha. O kasi guys, naninipisan ako dun sa outline, yung automatic na mag-outline. So, ako, kakapalan ko siya. Pero nakadepende sa inyo yun guys kung gaano. Kung okay na, pindutin mo na yung apply. Ngayon naman gagawin ko, i-reshape ko siya sa bilog. Ngayon, punta tayo sa tools. Then, shape scrap. Pwede kahit anong shape na gusto mo. Nakadepende sa iyo, pero ako pipiliin ko yung circle. Then, adjust mo lang siya hanggang makuha na yung buong picture. Then, kung okay na, pindutin mo lang yung arrow sa taas. Ayan na siya. Ngayon, pipili naman tayo ng borders ng bilog. Ako, pipiliin ko yung black. Kung okay na, pindutin natin yung save sa taas.
isa-save muna natin siya. Pindutin natin yung next sa taas. Ngayon may lilitaw na ganito. Save and download photos. Ngayon ang gagawin ko naman is para sa background. Magsa-search ako sa free images. Tutal, babae naman yung nasa picture. Ngayon, kukuha ako ng Galaxy Background Pink. Nasa inyo naman kung anong gusto nyong background. Pwede nyong i-search kahit ano. Ito yung lumabas sa sinerge kong Galaxy Pink. At ito yung napili ko para medyo girly naman. Ay, ngayon, okay na, na-download na. Ngayon, punta tayo sa add photo para kunin natin yung in-edit natin kanina. Tutin mo yung picture na in-edit kanina, then add one. Then adjust mo lang siya kung gaano kalaki yung gusto mo. Kung okay na yung laki, pindutin mo na lang yung apply. Para naman sa crown, punta tayo sa sticker. Then, mag-search lang tayo sa taas. Kung may napili ka na, pindutin mo lang para ma-download. Tadaan! Then, adjust na lang kung saan mo siya gustong ilagay. Kita mo yung eraser sa taas, pindutin mo lang yan kasi buburahin natin yung mga sobra. Kung okay na, pindutin yung check sa taas. Then, pindutin ang apply. Then, balik tayo sa sticker para sa mga karagdagang design. Gawin yung parang nakahiga yung bilog. Ako ginawa ko, pinayat ko lang siya. Mukha na siya na parang nakahiga. Ngayon ginawa ko, nilagay ko na siya sa pwesto niya kung saan ko gusto. Okay na, nakikita mo yung eraser sa taas. Pindutin mo yan para burahin natin yung nakatakip sa mukha. Kagaya ng kanina, pindutin natin yung check sa taas. Then, apply! Okay na, tapos na. Ito na yung finished product natin. Ngayon, isi-save na natin siya. Kagaya lang ng pag-save natin kanina, pindutin yung next, save, then download photo. We're done! Please don't forget to subscribe and click the bell button para updated kayo sa susunod na tutorial.